Magbabak-to-back nga daw mga idol ang team ng Golden State Warriors next year. Muli nga daw silang magja-champion mga idol. Sabi pa nga ni Stephen A. Smith mga idol, nalalampasan na nga daw ni Stephen Curry, si LeBron James at si Shaquille O'Neal pagdating sa apat na championship at matatay na nga raw ni Steph si Kobe Bryant sa panglimang championship niya nga next year. Yan nga mga idol ang maagang prediksyon ni Stephen A. Smith mga idol. Kakatapos pa lang ng NBA season kahapon at ito, nagsalita na agad itong si Stephen A. Mukhang excited nga siya sa naging panalo ng Golden State Warriors mga idol at hype na hype. Grabe nga mga idol, sobrang taas ng energy niya nung binigay niya nga ang kanyang prediksyon. At kung titingnan nga natin ang mga idol at iisipin, malaki ang tsansa ng Warriors na sila'y mag-back-to-back kung si Stephen Curry mga idol ay mananatili sa kanyang ganitong klaseng paglalaro. At si Klay Thompson naman ay mag-improve mga idol from last season ay siguradong magiging title favorites na naman itong team ng Warriors mga idol. Tagdag pa itong si Jordan Poole na siguradong mag-i-improve. Si Kuminga na siguradong mag-i-improve din mga idol. At babalik na nga rin si James Wiseman. Napakalaking addition mga idol para sa team ng Golden State Warriors. Napakadami niyang positibo na pwedeng ibigay sa kanyang team. At kapag nakompleto na nga mga idol ang team ng Warriors na ito, siguradong mas gagaling pa nga sila at mas lalakas kesa ngayong season. Kaya naman mga idol, nakakatakot nga talaga ang pwedeng maging potensyal na itong team ng Golden State Warriors. Nandyan pa rin mga idol ang kanilang mga veterano na kayang-kayang buhatin itong team. Tapos habang ginagawa yon ni Curry, Clay and Draymond, nag-i-improve na nag-i-improve naman ang kanilang mga batang player. Kagaya na lang nila Jordan Poole, nila Wiggins, Kuminga, pati na rin nila Wiseman. Kaya naman mga idol, kung ako sa mga Warriors fans ay magiging sobrang excited na nga ako para dito sa future ng team ng Golden State. Kaya naman mga idol, tanong ko nga sa inyo, sa tingin nyo ba kaya nga ng team ng Golden State Warriors na magkampiyon muli next season, magback to back? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman mga idol ay parang hindi magandang balita para sa team ng Utah Jazz. Inilabas at in-unveil na nga mga idol ang isa sa mga jersey na susuotin ng team ng Utah mga idol. At ito nga ang itsura. Napapangitan nga mga idol ang mga NBA fans pati na rin ang mga Jazz fans. Sobrang simple nga daw ito mga idol. Parang yung mga ginagamit nga lang daw sa Summer League mga idol no mga rookie at sophomore players. Kaya naman na-disapprove ito mga idol sa maraming fans. Hindi nga daw maganda ito, parang hindi jersey ng isang NBA team. Sa tingin nyo ba mga idol, maganda itong jersey ng Utah Jazz for next season or pangit? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At pag-usapan nga natin mga idol ang magandang achievement nito ni Kevon Looney. Dahil alam nyo ba mga idol, nilaruan nga ni Loons ang 82 games ngayon para sa Warriors. Wala nga siyang hindi nalaruan mga idol. 82 games, 82 rin ang kanyang nilaro. Kung saan nag-average nga siya ng 6 points per game, 7.3 rebounds and 2 assists. Very solid para nga sa isang role player. At alam nyo ba mga idol na free agent ngayon itong si Kevon Looney sa parating na free agency? At base nga mga idol sa kanyang naging tulong sa team ng Golden State Warriors ngayong playoffs, sigurado yan mga idol, tataas ang kontrata ni Looney. Nakaraan kasi mga idol ay 3 years 14 million ang kanyang salary, kung saan halos 5 million lang a year ang kanyang sinasahod. At inaasahan nga natin mga idol na umakyat nga yan to 7 to 9 million per year. At sa ating next balita naman mga idol ay pag-uusapan nga natin ang nababalita na kukunin na assistant coach nitong team ng Lakers. Ayon nga mga idol si Chris Gent na isang assistant coach nga ngayon mga idol ng team ng Atlanta Hawks. At alam nyo ba mga idol, itong assistant coach na ito ay magaling nga pagdating sa pagtuturo sa mga player sa kanilang mga shooting, pag-i-improve mga idol. At naging example nga ay si John Collins. Simula nga nang napunta mga idol itong si Chris Gent sa Atlanta Hawks, itong si Collins nang galing sa 34% sa 3-pointer, umakyat nga sa 40% nung naging shooting coach niya na nga mga idol itong si Chris Gent. Kaya naman mga idol, magandang makuha ng Lakers yan si Chris Gent. Matutulungan niya sigurado si Anthony Davis na sobrang nag-struggle nga sa kanyang shooting last season. At hindi lang naman din si AD mga idol ang kanyang pwedeng tulungan, lalo na si Russell Westbrook, pwede na rin dyan si LeBron James. Kaya naman mga idol, kung magiging matalino si Rob Pelinka at pati na rin si Coach Darvin Ham, kukunin na nga talaga nilang assistant coach etong si Chris Gent. At yan ang alamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!